Yo, kapatid! Good morning, good evening, magandang tanghali, magandang hapon. Depende kung anong oras mo ito napapanood. Okay, kapatid, so mayroon nag-comment sa atin kung totoo raw ba na... basahin nyo na lang. Basa, ayan, yung nakasulat sa comment niya. No? So may sample ako dito. Kasi hindi ko masyadong natandaan yung tanong niya. Parang... kung uusok din daw ba kagad, so halos ganun yung gusto niya iparating. Kapag ka hindi nagpalit ng piston, kung ring lang at saka valve seal. So, based sa experience ko, kapatid, meron tayo ditong sample mamaya. Based sa experience ko, kapatid, dapat talaga nagpapalit ng piston. Pag nagpalit ka ng piston ring, palit ng valve seal, palit din ng piston, mas maganda. Kasi medyo malamang tinatamaan yung block natin yan eh. Kaka back import ng ating piston. So nagkakaroon ng gas yung block natin. Pati yung piston. No? Dali ko natin dito. Yan. So yung piston natin kapatid, nagkakaroon ng tama yan. No? Kabilaan. Nagkakaroon ng tama yan. Yung tama na yan, may kalakip din yan na tama. Dito sa, may gas din yan dito sa ating cylinder block. Ayan. Kaya dapat nagpapalit talaga ng piston. Kung maluwag na, dapat iparibor na. So yung paribor kapatid ka sa mga hindi nakakalam, ano, yun yung pinapalakihan nitong butas. Ino-oversize na ito. At nagpapalit na rin ng piston na medyo mas malaki. So sa mga chrome bore, kagaya ng mga Yamaha, MIUI, at kung ano-ano pa na chrome bore, hindi yun pinaparibor kapatid. Hindi ko lang alam kung nariribor na siya ngayon. Ha? Pero... sa ngayon ang alam ko hindi talaga, no? Okay, so paano ba natin malalaman kapatid kapag yung piston natin ay kalug na, no? So may mga pag-check po niyan. Kahit kayo na hindi kayo mekaniko, pwede niyo checkin niyan. Pero syempre, yung pagbabaklas ay ipaubaya niyo sa mga mekaniko. Kung hindi niyo kayang baklasin, eh pabaklas niyo na lang sa nakakaalam, no? Huwag niyo nang pangasin pa. Okay. So sa pag check kapatid, kapag binabaklas mo na sa ibang mekaniko o sa mga kaibigan mong mekaniko at checkin mo kung paan, kung kalog, no? So ganito lang 'yan. Yung kung saan naka-position yung ating piston, for example ito. Itong TMX 155, no? Ang intake nito kapag nakaharap sa iyo ng ganyan, ang intake niyan ay nandito. So ang intake nito kapatid, ayan yung may nakasulat na in. Medyo masilaw, ayan. Sa taas, no? O, ayan, dito. Ayan, may nakasulat na in. So, nandito siya, naka-locate, no? Andyan, ito. So, nakaganyan siya dyan. Ayan, sa ilalim natin di papasok. O, ayan. Kailangan, sakto, kapatid, hindi mo siya iikuti na ganun. Kailangan, kung saan yung in, doon yung position din ng block. Pagkatapos, ipapasok natin yan hanggang sa pinakasagad. Yan. At hahawakan mo yan dito kapatid sa may ilalim. So dito, yung mismong piston ang hahawakan mo. So parang nakaganyan ka sa piston. Yan. No? Okay, pagpasok mo ng ganyan, medyo kakalantugin mo lang. Naririnig nyo? So ulitin ko ha. Meron talagang counting clearance yan, no? Dahil kapag walang clearance yan, kapatid, eh, may possibility na mag-overheat yan. Magagasgasan ng matindi yung bakal sa bakal, yung piston, at saka yung ating cylinder block. So, kailangan meron talagang counting clearance yan, pero kunting-kunti lang, no? So, kapag ginanito mo naman siya, yung daliri mo lang na tinutulak-tulak mo, so, dapat wala kang mararamdaman na umuuga siya, no? Meron tunog, pero kapag ka inuga-uga mo lang, dapat wala kang mararamdaman na gumagalaw siya. So, yun yung magandang klase pa ng block. Kapag luma na, sabi natin na mga 1 year ng mahigit ang motor, at pinatap overhaul mo, tapos chinek mo, malaki ang possibility kapatid na may kalug na yan. No? Kakalug na yan. Pero, yung kalug niyan kasi, depende yan, no? Kung maraming gasgas yung block, yung gasgas niya kapatid na malalim, yan, yung gasgas na ganito, yung parang medyo magaras lang siya, eh wala po yan, no? Hindi po yan iniinda, yan.
Pero kung yung gasgas kapatid na gumuguhit na malalim, eh dapat mo nang iparibor yan. So ganun po yun. Dapat nang iparibor kung talagang sobrang laki na. Kung medyo konti lang naman yung gasgas niya, eh pwede pa pong paltan lang muna ng piston, piston ring o yung piston kit. So bahala na kayo kapatid, no? May mga replacement na piston kit. So ingat-ingat kayo sa mga piston kit na binibili niyo. Hindi porke mura, eh makakatipid na kayo. Dahil may mga piston kit kapatid na saglit lang, naisira kagad. So nandito na lang din tayo kapatid, sagarin na natin kung paano mag-check ng piston ring sa mga hindi pa marunong, ha? Dali lang. Sa mga hindi marunong mag-check ng piston ring, eh, pwede mong i-check yan mano-mano. Hindi mo na kailangan sukat-sukatin pa. No, mata-mata na lang. Kasi kahit kami naman na mga medyo matagal lang gumagawa, eh, hindi na namin yan sinusukat ng pillar gauge, ng caliper, hindi na. Mano-mano na lang yan. So kapag magsusukat kayo kapatid, yung dalawang piston ring lang, no? Yung oil ring, hindi yan natin sinusukat. So ipapasok mo lang yan. O yan, ipapasok mo lang. Kapag nandyan na sa bandang kalahati, papantay mo lang at itutulak mo lang kapatid ng piston para pantay. Yan. So ito, siyempre obviously, ano to, bago to, kaya wala talaga tong clearance, no? So ayan yung dugtungan nyo. Yan. So ito yung kanyang dugtungan. Ayan, nakita nyo. Walang ka-clearance-clearance yan kapatid. So magandang-maganda pa ito. Kapag ka, ang clearance niya ay mga ganito nakakapal. Ayan, ganyan nakakapal. So kung ganyan nakakapal ang clearance niya, eh, naku po, magpalit ka na ng piston at piston ring. Ayan, piston at piston ring kapatid. Kasama na yung original na valve seal. So kung umuusok po yung motor ninyo, iwasan ninyo na magpapalit kayo ng valve seal na replacement. Kasi tips ko yan sa inyo kapatid. Dahil talagang makakamura lang kayo sa valve seal na replacement, pero mga ilang linggo lang, buwan, or hindi naabot kapatid ng 6 months. Sumisingaw ka agad, umuusok agad, yan. Kaya iwas-iwas sa mga replacement na valve seal. Yung piston ring, okay lang yan na replacement. So kung ako magbibigay sa inyo kapatid ng suggestion tungkol sa piston ring, sa brand ng piston ring, ay magandang gamitin yung RIK, yung Riken. Yan, magandang gamitin yan. So dati magandang gamitin yung mga brand na Makoto, pero ngayon medyo parang humina na yung Makoto ngayon. Parang naging substandard na yung mga yung bakal na ginamit. Kaya medyo delikado nang gamitin yung Makoto ngayon. So kami, ang ginagamit namin ngayon kapatid ay Riken, yung REC. R-I-K, yan. Magandang gamitin yon. Kaya masasuggest ko sa inyo na yun ang try nyong hanapin, no? Kapag nagpalit kayo ng piston at piston ring. So sana sa kapatid natin na nagtanong, eh sana nakatulong ito sa'yo, no? Ulitin ko lang in summary para mas klaro sa'yo kapatid, na kapag yung piston mo ay marami ng carbon sa gilid, malamang niyan, eh talagang matindi na ang tama niyan, no? So kung yung block mo, yung liner ng block mo ay marami ng kain, medyo malalim na, dapat mo na rin iparibor yan, no? Tsaka yung valve seal mo kapatid, make sure na talagang original yung ikakabit. At ginagrind dapat yung valve. Yan, dapat ginagrind. Kasi pag hindi mo ginrind yung valve, eh lost comp pa din yan. Ano, parang wala pa rin. Hindi naman uusok, pero lost compression pa rin. Kasi ang pag-uusok niyan, ang cost talaga niyan, piston ring at saka valve seal. Piston ring, cylinder head gasket, yung liner, at saka yung valve seal. Yan ang mga cost ng pag-usok. Pero yung valve na hindi nag-grind, ang possible naman na maging cost niya kapatid ay lost compression, hindi magandang humatak, or walang idle na maganda. Kaya dapat yan ginag-grind. Kapag medyo matalim na yung intake, tapo na yan, palit na yan. So sa mga magtatanong pala kapatid kung magkano yung possible na gagastusin, so depende yan sa labor nila, no? Sa amin kasi dito, ang labor namin dito sa top overhauling ay 500. So kapag ka mga XRM, mga moped motorcycle,
500 lang yan hanggang TMX 155 yung mga pampasada. So pinapa-prepare ko yung kapatid ng 15 hanggang 2,000, no? 1,500 to 2,000 ang preparation niyan. So kapag mga scooter naman, siyempre kapag mga MIUI, palit talaga ng block yan, hindi naman siya nare-rebore. Palit ng block, no, ang mangyayari noon, mas malaki yung gastos. Ang replacement na cylinder block, yung steel bore ng mga MIUI ay parang nasa 1.4 hanggang 1.7. No? Hindi ko alam kung may mas mababa pa, pero nasa 1.4 hanggang 1.7 yung cylinder block kit, yung ganito. Yan, yung isang buo na yan. Cylinder block, piston, piston ring, base gasket, cylinder head gasket, excluding ang bulb seal. Bibili pa rin kayo ng bulb seal. Ayan. So, sa mga MIUI Sporty naman, so, ganun lang rin. Nasa 1.5 to 2,000 ang pinapabudget namin. Para kung sakali man na i-re-rebore, pasok pa rin sa 2,000. Kapag hindi i-re-rebore, nasa 1,600 to 1,800 lang yan. Okay? So, sana nakatulong sa inyo yung simpleng tutorial natin ngayon, kapatid. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.